Sabihan ko po si Pastor Sammy regarding po sa kasimbayanan po dito sa Balyokan is bagamat dapat na rin kay Sister Leona Villarreal ay di sila yung magka-partner, mamaya doon darating mo siya, baka may dala kong pagkwento ng mga bata, kwentuhan mo niya kayo, ay di sila po yung magka-partner with it. Yan, ang aming po sekretary po nila, si Ma'am Mindy. Ayan, so nakikita niyo mga mukha niyo sa Facebook, sa lahat na ko, sa media, at pati po sa international news, ilalabas po tayo. Ano? So, but anyway, again, salamat po sa inyo. Tayo po dadakon sa proper, may kasimbayanan na lecture po natin sa usapin ng pwedeng mga Diyos at hilingan si Pastor Sammy Pilen. Ayan, so Pastor, ang inyo po community advisor. Magandang hapon po, magulong sa mga konsehal, sa ating Pastor Mark na napakasipat, at sa ating mga kapulisan na napakasipat. Pagpalang hapon sa ating lahat, ako po si Pastor Sam, pwede Kuya Sam, Brother Sam, from Dolor, Barangay 6 lang po. Malapit lang po kami at mismong nakatira sa tahanan ni Pangulo ako. Lala ni Pangulo yan. So, ako'y natutuwa po dahil kami po'y naging magkaibigan, nakilala ni Pastor Mark dahil sa Balsong Channel. Ano po, at ayun nga, nag-usap kami noong nakaraang linggo at kung willing ako na makasama sa kasimbayanan. At narinig ko na po ito noong nagkaroon po ng Christmas party noong December. Bishop of the Philippines. At yun nga po, narinig namin ang pakiusap ni General Azurin na humingi po siya ng tulong na sa buong Pilipinas ay magkakaroon po ng kasimbayanan. So natutuwa po ako dahil may implementation agad dito sa Batangas at ang Pastor Mark po, ang siya po ang pinakamasipag na naghatid sa atin dito. Kaya palakpakan natin na. Ang tinatrabaho po niya ito, kahit walang sweldo, walang ano, kahit po wala pong maraming kasama, ay ginagawa po niya ito. Kaya sabi ko, sasama ako dyan, Pastor, sasama ako dyan. Kaya nung nag-usap po kami nung nakaraan, kaya ngayon po ang schedule narito po kami. So muli po, ang pagpalang hapon sa bawat isa sa atin. At napakahalaga po ng programang ito. Ano po, mga kapatid, dahil bilang official po ng barangay, ay kayo po talaga ang pangunahin at inaasahan ng mga kababayan po natin dito sa inyong barangay. Pag sila nagka-problema, walang ibang tatakbo, walang ibang takbohan kundi kayo po. Tama? Ako po, bilang nasa Barangay 6, 8 taon na po kami diyan, ay one time po may pumasok na isang lalaki sa aming bahay, at nagbebenta daw po ng mga pulsilas. Alam niyo na po kung anong mga tao yun. Kaya lang, 11 o'clock ng gabi. So, alanganing oras na po yun. Biglang lumabas, bukas ang gate. Ngayon, nung sitahin po noong barangay pulis ni Pangulo, tumakbo, kumaripas. Ang lakas ng ulan. Eh di hinabol. Kasi tumakbo, kaya humakbol. Hinabol po siya. Hindi tumakbo. Hindi tumakbo, hindi habulin. Ade, nagka-repasan pong nag-iikotan ho kami. Ako'y nakihagol na rin po. So ngayon ho, nahuli ho siya. Nakita ho siya, dumapa ho sa ano. Nahuli po doon sa bahay ng dating Pangulo. Madaling salita po ay dinalangan namin ho sa munisipyo. So ibig sabihin po, ay naging kabahagi din po tayo ng barangay. Hindi lang ho tayo bilang nagpapastor, kundi naging gusto ko rin makiisa din. Makiisa din po sa ating bayan. Ano po? So, mga kapatid, napakahalaga po ng programang ito sapagkat kung ito ang magaganap sa bansa natin, kasi ho, ang lahat ng tao galing po sa barangay. Tama po ba? Lahat po ng buboto sa mga sa mayor, sa congressman, lahat po ay sa barangay po nagagaling. At yung pag sinabing barangay, mga kapatid, ito po ay nabubuo sa isang pamilya. So, napakahalaga po na tayo po bilang pamilya, bilang mga Pilipino, ay tayo po ay merong salita ng Diyos. Napakahalaga po sa atin ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi po ng salita ng Diyos in the beginning,
God created the heavens and the earth. So napakahalaga po na bumalik tayo sa salita ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Pag nagkaroon po ng kaalaman ang tao sa salita ng Diyos, doon lamang siya magkaroon ng takot sa Diyos. Tama po ba? So, nais kong basahin sa atin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Hope 28, verse 28, ang sabi po ng talatang ito, at sinabi niya sa tao. Sabihin po natin tao. Sino po yung tao? Di ba tayo? So, hindi lang po sa amin, hindi lang po kundi sa lahat ng tao. Pag sinabi ng Diyos sa mga tao, lahat po ng tao. Lahat ng tao sa buong daigdig ay dapat makarinig ng salitang ito. Ang sabi niya, sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. At ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Mga kapatid, mga kababayan, gusto kong sabihin sa inyo na ang pagkatakot pala, ang paggalang at ang pagsunod pala sa Diyos, ito po pala ay una, ito ang kauna-unahan na pag nagkaroon ka ng banal na takot sa Diyos, dito ka palang magkaroon ng kaalaman at karunungan na galing sa Diyos. Maraming karunungan at kaalaman ng tao, di ba? Marami namang, halos lahat naman nag-aaral, nag-graduate. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin ang kasamaan ng tao? Bakit? Wala silang pagkatakot sa Diyos. Kulang sila sa salita ng Diyos. Pero kapag nagkaroon tayo ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng paggalang sa Diyos, pagsunod sa Diyos, doon pa lang magsisimula yung tunay na karunungan na galing sa Diyos. At doon natin masabi na, ay hindi ko sasaktan ang aking kaibigan, hindi ko sasaktan ang aking kumpare, ang aking kasama. Kailangan ko siyang tulungan. Doon papasok yun dahil meron kang takot sa Diyos. Kasi walang nakakita sa Diyos kailanman. Kaya sabi ng Diyos, paano nyo ako igalang, paano nyo ako ibigin kung yung kapwa ninyo na inyong nakikita, hindi nyo kaya mahalin. So, para malaman at mapatunayan ang salita ng Diyos na talagang kinikilala natin, ginagalang natin ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos sa pagitan ng pagtulong at pagrespeto natin sa ating mga kapwa. Amen? Kaya, mga kapatid, mga kababayan, sama po ito, ito po ang nais kong sabihin sa inyo na ang salita ng Diyos, dito po tayo nakabase, ito po yung pinakamahalaga nating pundasyon. Kahit sa ampung parte ng buhay ng tao, kahit sa kasalan, bakit ba merong mga, sabi, kairaming nawasak na tahanan, di ba? Kairaming mga matang pinaluha. Parang kanta nga. Bakit ba ganun? Bakit may mga ganun pamilyang nasira? Kasi nga, mahina ang kanilang pundasyon. Kulang sa salita ng Diyos. Kapag nagkaroon ng pundasyon ng salita ng Diyos, nagkaroon ng takot sa Kanya, nagkaroon ng paggalang at pagsunod sa salita ng Diyos, doon palang papasok. Na ikaw ay natawagin ng Diyos. Amen? Ang taong maka-Diyos ay may respeto sa kapwa at may pagmamahal sa kapwa. Kaya, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, sa hapong ito, ito lang po nais kong ipabatid sa atin at tunay po na ang pinakamasarap nating sandigan sa salita ng Diyos. Amen. Ako po, sasabihin ko sa inyo, ako po ay pinanganak sa Davao, nalipat ang Agusan, kaya ho kami nagpalipat-lipat hanggang nakarating ako na sa Buanga dahil po sa mga yung sinabi ni Pangulo kanina na kung meron makayok against sa kanila. No? Bahay, lahat doon ang tinirahan namin, tinitirahan po nila. Opo, wala ho kami magagawa. Nasa Davao kami, sinusundan kami, doon sila tumira dahil ang dami namin saging. Nung lumipat ho kami ng Agusan, lalong doon na ho sila tumira. Sa isang buwan, dalawang buwan. Kaya ho, ganun ho katindi. Kaya ho kami, binumba ho ang buong barangay namin, parang itong Palyokan. Binumba ho yan kasi lahat ho namin pinagbintang ang mga MPA kami lahat. Kaya, muntik na kami sumabo. Kaya salamat sa Diyos, hindi naman kami tinamaan. Parang ano lang, pinakot lang ho kami. So, salamat sa Diyos dahil, yun nga, naging pastor ako at ginago kami ng Diyos. Amen. Hindi nila kami nabuha. Pero lahat ho kami, lahat ho, ng mga tatay doon, kinuha na po. Lahat ho ng mga nanay, lahat ho, mama ko, lahat ho kami, kinuha na ho nila.
at ang mga kabataan. Kaya nagsilayas mong mga kabataan doon, mga pinsan ko, nagpuntaan sa Manila dahil sa takot sa Manila. Kaya ako din po, salamat sa Diyos, nakarating ako na Sumbuanga dahil nga po sa ganung kalagayan. At nga, yun nga po, may panawagan na Diyos sa akin, nagpastor nga po ako sa Bulacan, inatapo ako at nakarating ako ng Batangas. Dito na po ako na-assign. Kaya 2015. Kaya salamat sa Diyos at nakakilala nga kami ni Pastor at talagang salamat sa Diyos dahil na nakasama po ninyo kami at nakarating po kami dito sa Batangas in 8 years na kami dito sa looban ng Diyos. At salamat sa Diyos dahil yung salita lang niya talaga. Kung wala ito sa buhay ko, patay na muna. Kung wala ang salita ng Diyos, wala. Kaya ako'y naniniwala na ang Word of God, ito lang talaga makapagbabago sa buhay natin. Amen. Kaya tayo po'y saglit na tumayo at tayo lang po'y manalangin. Dakila at mapagmahal namin at mahabagin namin Diyos, aming Amang nasa langit, Diyos na may likha ng langit at lupa, nagpapasalamat kami sa hapong ito, sa iyong kabutihan. Salamat sa buhay ni Pastor Mark at sa amin pong mga kasamang kapulisan at mga kabataan. Salamat din po kay sa aming Pangulo at sa mga konsyal na narito. Salamat po sa kanilang buhay na naglaan sila ng oras para sa iyo, para din sa amin. Lord, sa oras na ito, dalangin ko, O Diyos, na i-bless mo si Pangulo, O God, at ang kanyang mga konsyal at lahat po ng mga kanyang mga tauhan dito po sa Barangay Palyukan. Hayaan niyo po ng iyong biyaya, pagmamahal, at patuloy nilang maranasan sa lugar na ito. Maraming maraming salamat. I-bless niyo po ang buong barangay na ito. At ang pamamahala po ng aming mahal na Pangulo ay patuloy na maging matagumpay. Maraming maraming salamat sa iyong makamay. Ipinagkakatiwala ko ang buhay naming lahat. Maraming salamat, Father God. Ito ang aming nagkakaisang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Binigay ko na po kay Pastor Mark.